Magandang araw mga ka-farm life. Ngayong araw ay gusto kong ibahagi sa inyo kung paano gawin ang isang organikong pamatay langgam na ginagamit ko sa aming farm. Tara, umpisa na natin. Paggawa ng kamatay langgam, kukuha lang tayo ng makabuhay. Then, chachap-chapin mo siya ng maninipis para madaling lumabas yung katas. Then, kukuha ka rin ng tanlad dahil marami kaming tanlad dito sa farm. Ginamit ko siya, chap-chapin mo rin ng maliliit. Tapos, kukuha ka ng 10 liters ng tubig at pakukuluan mo siya ng isang oras. So pagsasamahin mo yung tanlad at makabuhay, pakukuluan ng isang oras at pagkatapos nun palalamigin. Then pag malamig na, haluan mo ng sabon bilang sticker niya para dumikit dun sa i-spray natin na tanim. So, ang ginamit ko ay Joy. Yung pinakamaliit na pakete lang ng Joy. So, ginawa ko ganun dun sa maliit na sprayer ko. Ito ay, papatay na sprayer. So, ito yung ginagamit kong sprayer kasi hindi naman lahat ng poste merong langgam. Tapos, in-spray ko dun sa may langgam na pula. Kasi inuubos yung mga bagong suloy ng aking tanim na dragon fruit. Kasi pag yung langgam na pula, kinakain yun hanggang sa mamatay. Sayang. Kasi malaki na siya. Kunting panahon na lang, lalampas na sa poste, din sasampay sa gulong. Kasi ngayong panahon na to, ito yung time para i-propagate natin ng maayos yung mga tanim natin dragon fruit para next season, makapag-harvest tayo ng maganda-ganda. Okay. Mga ka-farm life, gagawa tayo ngayon ng pesticide gamit ang mga natural na kasangkapan na makikita natin sa ating mga paligid, sa ating mga bakuran. So, mayroon akong hinandang isang kilong makabuhay, kalahating kilo ng tanlad, at ang gagamitin ko dito ng sticker ay isang maliit na pakete ng Joy. So, pagkatapos nyong tatarin ng maliliit ang makabuhay at tanlad, kukulaan mo siya sa 10 litrong tubig ng isang oras. Katulad ng nakikita nyo, kalalagay ko pa lang. So, pagkulo niya, urasan ko to ng isang oras. A few moments later. Mga ka-farm life, after 1 hour, ito yung itsura niya. So, ang gagawin natin dito, palalamigin natin, then hahaluan ng pang-sticker natin, sabon. Pwede rin perla, pwede rin Joy. So, Joy yung nakuha ko. Mamaya, paglamig, ihalo natin dito. Tapos, pwede na natin direktang i-spray sa ating mga tanim na halaman o bulaklak. Ganun lang kasimple mga ka-farm life ang paggawa ng organikong pesticide. Napakalaking permission ng mga langgam na pula na to. Kailangan nating agapan yan bago pa masira ang lahat ng mananim natin.
sila nagkukumpulan sa taas na bahagi ng ating mga cuttings na bagong tubo. Tapos kinakain nila lahat. Matamis kasi siguro to. Gamit ang ginawa nating pamatay ng peste sa ng langgam. Ito yung i-spray natin. Titingnan natin kung uubra. Kailangan natin agapan yan kasi kung hindi hindi makakatuloy yung paglaki ng ating mga dragon. Ayan yung ibang langgam. So itong mga langgam na pula na to, kinakain yung mga talbos. Talbos ng dragon fruit. Ayan o. Ayan. Katapos mong ma-spray, eto siya. So nakatipid ka na. National Park. Ayan, ganyan yung nangyayari pagkatapos mong isprayan. Mamatay sila kaagad. A few moments later. Mga ka-farm life, ito yung inaplayan ko nung nakaraang linggo ng ating organikong pesticide. Ayan, wala na yung mga langgam. Hanggang sa baba. So, dito pa yung isa.
na halos maubos na yung bagong suloy. Ito, wala na siyang langgam. Sana makarecover. Hindi, wala na yung langgam. Dati punong-puno ng langgam yan. Kaya naisipan kong gumawa ng organic na pesticide. Ito rin. So, kung hindi ko naagapan, uubusin to ng langgam hanggang sa baba. Pati yung gagamba, dala niya. Kasi yung makabuhay, napakapait niya. Tapos yung tanlad, yung amoy din niya. Talagang di ko gusto ng mga insekto. Ayan, wala nang langgam. So, bali ang ginamit ko lang, tanlad, kalahating kilo, isang kilong makabuhay, at isang sachet ng Joy na sabon para dumikit. Yun ang ginamit ko bilang pang sticker niya. Wala ako nakuhang perla eh. Pero yung perla, okay din yun. Mas maganda. Hanggang dito muna tayo mga ka-farm life. Sana may natutunan kayo sa aking ibinahagi na pamatay langgam sa inyong mga taniman. At ito yung subok na dahil nagamit ko sa aking maliit na farm. So, kung bago ka pala sa channel ko, huwag mong kalilimutan mag-like and subscribe para update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat! Bye-bye!